Mga boss idol, magandang araw sa inyo. Panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Unahin nga natin ang balitang out na nga daw ngayong taong 2022 si Stephen Curry. At ang balitang lumabas na mismong agents na nga ni kay Soto ang kumausap kay Coach CJ Bruton. Pero bago tayo magsimula, introhan muna natin to. Una nga nating talakayin ngayon mga boss idol ang update sa injury ni Stephen Curry. Marami nga mga boss idol ang natakot matapos madali kahapon ang balikat ni Stephen Curry at hindi na bumalik pa sa kanilang laban kontra sa Indiana Pacers. Ngayong araw nga mga boss idol ay lumabas ang resulta ng pagsusuri sa kanya at napag-alaman ng mga eksperto na hindi naman kailangang sumailalim si Curry sa isang operasyon, meaning makakabalik nga ito agad ngunit base rin naman nga sa inilabas na update nila, susuriin at titignan pa nga daw ang balikat ni Curry pagkatapos ng 2 linggo. Meaning, nasa kalagitnaan na nga tayo mga boss idol ng Disyembre at kapag tiningnan mo nga ay posibleng mawala si Stephen Curry ng 7-10 laban sa kanilang lineup at posibleng bumalik na lang sa pagsisimula ng taong 2023. Sa ngayon nga mga boss idol ay pinangangambahan ng mga fans dahil bukod kay Curry, meron rin naman ngang injury ang isa pa nilang superstar na si Andrew Wiggins. Kaya naman, wag nga tayong magulat mga boss idol kung unti-unti na naman ngang bumagsak ang kanilang record. Samantala, dito naman tayo mga boss idol sa balita kay Kai Soto. Pagkatapos nga mga boss idol na bumalik sa dati ang average minutes ni Kai, napapatak lang sa kanilang last 5 game na 8 minutes per game ay isa na naman ito sa mga dahilan bakit pinuputak din na naman ang kanilang head coach na si CJ Bruton. Ayon pa nga sa iba, mabuti na lamang daw kung laging panalo ang kanilang team. Kaya naman marami ang nagsasabi ngayon na mali ang paraan ng pagbalasa ng player ni Coach CJ Bruton. And guess what mga boss idol, para sa kaalaman ng lahat, nasa Australia rin naman nga ngayon ang 2 representative ng NV Sports Agency ni Kay Soto at pasikretong kinausap ang mismong head coach ng Adelaide 36ers. Kung bakit nga daw hindi mabigyan si Kay Soto ng mataas na minuto, lalo pat maganda naman ang production nito kapag malaki ang minutong nakukuha. Kaya naman, dahil nga dyan ay masasabi natin, kahit ang mga agents ni Kay Soto ay nahihiwagaan na rin kung bakit kakarampot ang minuto ng ating pambato. At dyan nga nagtatapos ang ating video ngayon. Maraming maraming salamat po.